Tama ako. Dapat hindi pinakialaman ni Duterte ang Manila Bay. Harapin mo si ano, harapin mo si Buhayan. Hindi na dapat dinilis. Hindi na lang mag-uusap dalawa. Wala. Kasi okay na yun eh. Nakikilabang nga may ihilat mom. Hindi. Sa tingin mo gusto mo yung bahay mo mabaho. Isip lang. Mas matalino ako. Kaya oo, tingnan mo. Sige to. Di Boracay. Oo. Boracay. Dapat pinabayaan ngayon dumi. Oo. Kesa babaho dun sa city, dapat dun sa dagat. Tama yun, tol. Tama talaga yun, tol. Tama. Ano yung kausap ko? Di, wala na. Na. Di. Nakaut na yung kasama kausap mo kasi puro ka dumi yan. Di ba? Nawala yung galing eh. Tayo na naman mag-usap. Oo. Kayo mag-usap. Pareha kayo mat... Init naman dito. Init? Init. Alam niyo ba yung balita ngayon? Dapat pumunta kayo sa ano eh. Saan? Sa Dolomite eh. Anong meron doon? Dolomite, pumunta sa Dolomite. Saan ba yung Dolomite? Di sa Manila Bay. Oo, sa swimming lugar. Oh, sorry na. Hira naman. Pwede ba mag-swimming doon? Ha? Pwede mag-swimming doon? Di pa siya binuksan niya yun kasi yung tubig. Di pa na ganun. Ano ba yung Dolomite? Nakakain ba yun? Di pa to yun eh. Gusto mo ano ang sabihin ng Dolomite? Hey, tingnan mo sa ano. Ayon daw sa kanila, nakakalason. Yun yung mga laging nagyon. Polluted. Totoo ba yun? Polluted stone. Ah, polluted stone. Ibig sabihin, nalalangap mo yung... Oo, kunti kang papatayin nun. Kunti kang papatayin. Pero ngayon, hindi naman nalalangap yun eh. Hindi naman nalalangapin. Pero, may possible yun kasi once na tumungtong ka dun sa isang lugar na yun, yung singaw ng Dolomite na yun, tinatangay ng hangin, nalalangap mo pa rin yun. Pag naiinitan ng bato, sumisingaw yun. Hindi okay. Lang alikabok ang nalalangap kasi mo doon. Kasi yung tubig, nagumagano naman yung tubig doon sa Manila. Ano, o kaya nga, kada nababasa yun, nag-evaporate yung tubig, sisingaw yung bato ng Dolomite. Malalangap mo yung singaw noon. O, ganun ba yun? Oo. Ay, yun ang unti-unti na lumalasa. Kasi sa amin, nung mag-provincia ako sa amin, nag-apugan. Alam mo yung apugan? Yung bato kasi yan eh. Tagalukin mo. Parang Bisaya yung apugan. Hindi, Bisaya ngayon. Apugan. Ano yung ibig sabihin ng apugan? Yung bato, inaapog. Ginagawang apog. Yun, di ba? Yung mama. Yun yung minimix ng ano, yung dinodorog. White sugar. Dinodorog. O dinodorog. Yan. Pinong-pino yun. Pagka na dikit sa balat ng ganyan, no? Kita mo yung balat ko, puro sunog. Yung Dolomite ba, pino? Pero ang Dolomite kasi, bato yan, giniling siya ba? Oh, pino siya, pino. Pino. Pino yung ano niya. Pero hindi ganun siya kapino na, ano siya, na bato. Yo, parang ano siya, graph, maliliit na ano tawag ito. Kasi ano lang yung nakakalason doon, yung pag nalanghap mo yung mga ano, masama sa naman na inaasahan na mamatay agad. Hindi ka naman yun. Yun ang tinatawag na lason paunti-unti. Pero di naman ano, natatabunan nila parang yun. Parang ano siya. Natatabunan naman ang ano yun eh. Parang... Anong sabi dyan? Dolomite, ano yun? Para minerals. O, minerals na. Walang pinagkaiba yun sa aspon. Maraming minerals. Marami siyang ano, may binipits din. Ay, minerals. Kasi yung aspon, para halos parehas lang yun. Ano yan? Google. Eh, ang bang Dolomite na yun ay nakakapagpalinis ng tubig? Hindi naman nakapagpalinis, pinapaganda. Actually, ang Dolomite, pag nababad sa tubig, alat yan, nangingiting yan. Nangingiting? Hindi baka na, siyempre, pagka ano, tumagal. Kaya hindi lang siya nangingitin kasi nasa gilid ng dagat. Oh. Pero once nag-overflow ang dagat at nababal niya, hindi yung mangingitin. Hindi, kasi... Ito yung tinatawag na batong buwan. Kasi may ano na dun eh, may mga... Hindi lang yun, ano kasi ano yun eh. Namimix na siya dun sa... Na ano yun eh, madaling umabsorb ng ano yun eh. Ng mga dumi yun eh. Yung makita ko nung kalayaan, bago sila mag-opening dun sa June 12, doon kahapon ba yun sa ano? Di ba napaka-traffic? Napakadaming tao pumunta doon sa Manila Bay. Eh, tanong ko lang, bakit sa EDSA nag-traffic, hindi sa Manila Bay? Yun nga yun eh. Sa marami naman yun. Diba? May maraming activities. Bakit ang EDSA ang nag-traffic, hindi Manila Bay? Hindi, nag-traffic din sa Manila Bay. Manila Bay sa EDSA. Nag-traffic din doon. Napakadaming tao. Sa buong ano yun eh. Sa buong ano. Pero ikaw, anong masasabi mo ngayon na sa panahon ni Duterte? Na ano mga nagawa niya, yung mga pagkikap, isa yung Boracay na pagawa niya, build, na paayos niya. Paano dito muna tayo sa Manila? Boracay, eh dati nang gawa ang Boracay. Hindi, inayos lang, nirehab. Oo, yun yung nirehab, hindi yung inayos. Nirehab, hindi inayos din, nirehab. Ibig sabihin, pinaganda niya talaga. Ang tanong doon, nagkaroon ba ng trabaho yung mga tao doon nung narehab? Hindi, kasi ba mas maraming nawalan?
maraming nawalan pero malaki ang benepisyo na nakikita mo yung ganda. Kung tuloy-tuloy na naging na burana sa ora, Boracay. Hindi, kasi ang nangyari kasi noon, direct yung Boracay, maraming establishmento ang nawala. Mm. Oh, maraming empleyado ang nawala ng trabaho. Kasi yung mga ginibang establishmento na tinanggal din sa unahan, yun ang apektado ng mga nawala ng trabaho. Okay lang yung mga hotel dun sa likod. Asan ka? Mamili ka sa dalawa? Oo. Yung mawalaan ka ng trabaho o mawala yung Boracay na sa talaga sa kasyon? Hindi, madaling magparehab eh. Madaling magparehab, pero dapat isipin mo muna, pag nagparehabilitation ka ng isang lugar, bigyan mo muna ng substitute. Binilagay nga opportunity yung mga mawawala. Alam mo ba ang ginawa ni Duterte? Hindi yung wala kang pakialam. Di, inayos niya lahat. O, inayos niya nga. Inayos, nilagyan niya ng yung mga may lupa doon. Binigay na talaga nila sa mga ano. Matanong kita, ano bang masasabi mong kaunlaran? Yung malaki-laking establishmento? Ay, dami, build ka lang. Hindi, tatanungin kita, personal. Oh. Hmm. Anong masasabi mo? Paano ang kaunlaran ng isang bayan? Maraming establishmento? O maraming nabubuhay ng hindi nagugutom? Hindi, dapat sa bayan eh. Hindi, magkaiba yun. Hindi, kasi pagka yung magkaiba yun, ano lang kasi, ang kaunlaran ng isang lugar? Marami kasi sa mga Pinoy, akala nila ang kaunlaran, malalaking establishmento. Pero maraming nagugutom sa baba. Hindi kaunlaran ang tawag doon. Dapat, di baling konti yung establishmento, basta maraming trabahong nakikita at walang nagugutom sa paligid. Yun ang tinatawag na totoong kaunlaran. Hindi yung puro establishmento. Isa rin yung malaki rin yung epekto nun. Maganda rin yung... Hindi, magkaiba nga yun. Kaya nga tanong ko sa iyo kung ano yung sinasa, anong masasabi mong mahutlad eh. Hindi. Yung maraming establishmento lang kasi yan, eh. O maraming pamilya na yun. Hindi nagugutom. Pinabutan ni Duterte. Oh. Yung panahon niya ngayon, oh, hindi wala na, wala na talaga, eh. Wala na yun eh. Eh kung si... Hindi, wala naman sinabing maunlad ang Pilipinas. Wala naman kung sinabing maunlad ang Pilipinas. Hindi, kaya nga sabi ko sa'yo, kung ano yung maganda dun sa, tinupunto ko, yung sa Boracay, oh. Kung ano yung maganda kating na yung Boracay. Binigyan ng trabaho lahat. Binigyan ng ano yun, paano lahat ng ano dun. Alam mo kung may trabaho lahat, walang mag-petition sa Boracay. Hindi kasi alam mo kung bakit? Oh. Pinasuka ng mga ano eh, hindi. Mga realista ng mga hindi. Talaga. Wala mga, doon. Alam mo, karamihan ng pera yung mga nasa left piece na sinatawag, merong nakatira doon na nag-petition. Kasi kung talagang hindi sila apektado doon. Pero tanong ko sa'yo, nakapunta ka ba ng Boracay na? Oo, nakapunta na ako ng Boracay. Oh, yun maganda pag nakapunta ka ng Boracay, makikita mo yung... Nakapunta na ako ng Boracay. Marami yung nakikita doon ng mga establishment sa akin, eh. Lagi na nakaunahan ng dagat. Makikita ko talaga yung Boracay. Lagi ako nakakabalik dyan. Nakadalawang beses ako balik dyan. Sa akin, tama lang din ginawa nito, Ter. Tama lang kasi... Magsimula ka sa pag-aayos. Ngayon, kung ayaw sumunod sa batas yung mga taong... Oh, kailangan mo ng yung ayusin kasi nung maganda. Doon nag-start yung kaunlaran. Kasi pag di ka mag-start sa, diba, kaya na lang natin ay. Pero sinags. Illegal. Hindi, illegal yung iba doon. Yung mga Poso Negro, illegal. Papayag ka ba ng illegal na ano? Dapat ayusin mo na para. Para yung mga tama, pagbibigay ng tamang buwis. Yung nga lang, ang ano lang doon, maraming nawalan. Pero dapat doon, pag isang lugar kasi, kung gusto mong lahat pair, para sa ano isang lugar, dapat habang inaayos itong area to, binibigyan mo na ng substitute yung maapektuhan. Hindi ano. Yata binigay na patarpatrabaho sila eh. Wala pa, kasi binigla nila yung tao eh. DNR yung nagano kasi nun eh. Hindi kaya nga. DNR nga, pero dapat yun, meron silang substitute. Kasi gawa, lalo na ngayon, pandemic. Hindi, binigyan ng ayuda ni Duterte. Hindi sapat ang ayuda. Ang kailangan ng tao, trabaho, hindi ayuda. Binalik naman sila din sa kasi lagi. Kung hindi sapat yung halimbawa, 8,000 ayuda sa isang, ilang beses mo tatanggap din sa isang taon o sa isang buwan. Dalawang beses na kaya 8,000. Dalawang beses. Ilang beses kumakain ng tao sa isang araw. Sa tingin mo, sasapat yung ayuda? Hindi ang naman sasapat yun, pero malaking bagay na yun na tulong sa kanila para ma... At least ito lang nagawa na yung ano. Hindi, ang mas malaking kailangan ng tao, trabaho, hindi ayuda. Kasi sa isang community, kapag pinaasa mo yan sa puro ayuda, hindi yan magtatrabaho. Hmm. Pero bigyan mo yan ng kahit na maliit na pagkakakitaan, magpapasalamat sa'yo yan kasi araw-araw meron silang makukuha.
hindi sila aasa doon sa bigay lang. Yun ang kailangan ng tao doon sa buhay. Pero ikaw, ano masabi mo kay Duterte? Ay, ako, maraming supply din na ginawa si Duterte. Kung tutusin, marami ko nakikita. Ano? Alin doon? Hindi ko nasasabihin yun kasi pinag-usapan natin, Boracay. Marami din supply doon. Alin supply? Sabihin mo kasi, sasabihin ko sa iyo. Lumawak na eh. Hindi. Sa Manila bilang tayo, sa Boracay. Sabihin mo na. Boracay na lang. Binibigyan kita example. Sa Boracay na lang, may supply din. Manila Bimba lang. Makikita mo na yung ginawa niya. Yung example na ginawa niya. Pero mo, pag pumunta ka ng Manila Bay, ang baho nun. Gusto mo ba yung mabaho lagi yun? Maganda yung ginawa niya sa Manila Bay. Linis ka. Pero ang hindi maganda, maglagay ka ng artificial sand doon. Hindi, hindi maganda yung ginawa niya. Dapat pinabayaan yung madumi yun. Oo, pinatama ko. Mas gusto nito, buraot ang buwano. Mas maganda magdumin Manila Bay. Bakit? Bakit? Kasi ang dami nakikinabang na basurero doon. Ano, kabuhayan tol, gusto mo ko. Yung gusto tumain, natatae. Natatae. Susto! Tama, tama. Diba? Saka mahihirap. Pwede sila magtayo ng kupol doon. Tama ako. Dapat hindi pinakailaman ni Duterte ang Manila Bay. Dapat harapin mo si kabuhayan. Hindi na dapat dilinis. Ay, dalawa mag-uusap dalawa. Wala. Kasi okay na yun eh. Nakikilaban ang may ihilip doon. Sa tingin mo, gusto mo yung bahay mo mabaho. Isip lang. Mas matalino ako. Wala, tingnan mo ako. Sige, tol. Burakay. Burakay. Dapat pinabayaan nyo yung dumi. Oo. Kesa babaho doon sa city, dapat doon na sa dagat. Tama yun, tol. Tama talaga yun, tol. Tama. Saan mo kausap ko? Di, wala na. Na. Di. Burakot na yung kasama ko. Kausap mo kasi puro ka dumi yan. Di ba? Nawala yung galing eh. Tayo na naman mag-usap. Kaya mag-usap. Parehas kayo madumi. Maganda talaga. No? Mahilig sa madumi na lang yung sinasabi niya. Maganda talaga yun. Maganda. Umalis. Mahilig sa dumi. Wala na kausap. Umalis. Umalis lahat. Sakto lang ang intro mo, tol. Sakto lang. Kaya dapat kay Lenny tayo. Kay Lenny tayo, no? Oh. Dapat marumi, may basurero. Pangalawa, pwede ka tumayo sa Manila Bay. Oh. Ayaw nila malinis eh. Gusto nila marumi. Gusto nila marumi. Marumi tayo. Marumi tayo. Pag narinig yan ni Duterte sa inyo, hakanapin kayo. Anong gagawin? Diba si Noynoy, disente. Disente dapat manubi. Diba anong pangako ni Noynoy? Linisin. Kayo ang boss ko. Hmm. Ang boss niya, yung mahilaman, yung mahihirap. Wala. Hindi kasali. Oh, tama diba magpapasagasa pa yun sa tren? Oo. Dapat mo. Tapos ang paggawa ng CR. Oo. Pwede kayo magtabi, walang partisyon. Sabi ni Pacquiao din, yung Manila Bay, marami doon gastos. Ah, si Manny Pacquiao. Totoo yung sinabi ni Manny, may tinago doon. Sa ilalim. Grabe ni tinago, no? Bihira. Kaya yung pag nagkapera ako, pauhukay ko yun. Oo. Oh, dapat ikaw, tol, kasi ito to, dapat ito ang dapat natin kausap eh. Nawala yung kausap natin. Yan, hanggang dyan muna ang vlog natin, ha? 11, kasi gusto na marumi talaga. Yung gusto na marumi dito kayo sa amin. Huwag kayo mag-alala, dito gusto na yung marumi. Marumi yung Buraca, Manila Bay, gusto marumi. Oh, gusto nila yun eh, gusto nila yung marumi. Kaya ako muna gusto nila, tingnan mo, tumakas. Kaya lang, nawala eh. Ano, wala eh, yan ang vlog. Alam niyo yung debate, kaya nga debate eh. Hindi naman debate. Ito lang yung pundahan na mga kaalis yan.